ang tataas na ng specs ng phone ngayon. Kung titingnan mo ang overall specs ng isang phone. Pero kung magpo-focus ka lang sa isang specs ng phone, for example, processor. Kagaya nito, processor na Realme 10 na MediaTek Helio G99. Pwede ko sabihin basura ito kasi napakababa sa ganitong presyo. MediaTek na processor. Basura. Parang sinasabi ko na din na wala akong pera, no? Pero di ko sasabihin basura ang processor ni Realme 10. Dahil di lang naman processor ang binibili mo. At isa pa, sa Realme 10, kaya na ng processor nito na mag-run at makapaglaro ng ML na ang settings ay ultra graphics at high refresh rate. Kung ML player ka, pwedeng-pwede na ito sa'yo. Di ka nalugi dito. Kahit PUBG, kaya na din ito ng high frame rate. Balanced graphics, 2x anti-aliasing with shadows enabled. Kahit Apex Mobile, kaya na din na naka-HD graphics quality at high frame rate and adaptive smoothing. At kung Genshin Impact naman, lowest settings lang pero naka-60 FPS. Siguro nakaka-experience ka ng lag sa games na ito kapag matagal ka nang naglalaro. Siguro mag-start na itong umiinit. Lahat naman ng phone umiinit. Hindi ibig sabihin na umiinit ay overheating na agad. Normal lang sa isang phone na umiinit. Ayaw mong umiinit yung phone mo. Huwag mo gamitin. 6 nanometer na din naman ang processor ni Realme 10. Kaya medyo matagal bago ito umiinit. Siguro di mo in-expect na powerful sa gaming itong si Realme 10. Dahil sa naka-MediaTek ang processor niya. No. Dalawang variant nga pala si Realme 10. Merong 8 plus 128 at meron ding 8 plus 256. Yung 8GB na physical RAM ay pwedeng dagdagan ng RAM expansion na additional na 8GB na virtual RAM. Naka 90Hz at Super AMOLED display na din po siya. Mas smooth siya gamitin pang games dahil maganda ang animation nito. At maganda din ang color na naipo-provide ng AMOLED display. At approved na din siya ng TUFSOD 36-month fluency rating. Ibig sabihin lang nun na sa loob ng 36 months, sure ako hindi magbabago ang quality or performance ni Realme 10. Parang laging bagong bili mo lang siya kung gagamitin. At ulitin ko ha, approved po ito ni TUFSOD. At sa design ng phone, di siya papahuli. Trendy design naman si Realme 10. Sa camera, 50 megapixel na po ang main camera at 16 megapixel sa front camera. Battery nga pala niya ay 5,000 mAh. Take note, matipid na po siya sa battery. Kasi naka-AMOLED display plus 6 nanometer ang processor at 5,000 mAh ang battery. Matagal na siya malulobat at di ka maiinip sa pag-charge dahil naka 33 watts na po siya. Sobrang sulit ang pera mo sa Realme 10 na ito. Yun lang sa ngayon, pinipilit ko lagi na gumawa ng short video, short review ng mga phone. Sana follow mo na din ako sa ibang platform ko. Huwag kalimutan na mag-like, comment, save ang video ito. Send ka na rin ng stars kapag nagustuhan mo yung video ito. Kung may stars ka, penge. Kapag may inquiries, PM lang po. Hindi ako sumasagot ng inquiries sa comment section. Kung gusto mong humingi ng recommendation galing sa akin, okay lang, PM lang. Medyo matagal nga lang ako mag-reply. Branch nga pala namin sa SM Sukat Paranaque. May other branches naman kami. PM lang for increase. Yun lang. Peace out.